ano, nagising din ako kasi tapos pagising ko, may nagsabi sa akin kasabay ko sa aeroplano. Sabi daw niya, yung kasabay nila sa bus, ano, meron daw corona raw. Kaya, ni-inform sila nung nasa bus. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Just Prince. My video is all about cooking, interesting facts, and all about latest news. Make it sure to subscribe, hit the notification bell to make it sure that you will be notified on my uploaded videos. Don't forget to like and share my video today. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your Just Prince again. Today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga na-experience ko at yung mga ginawa ko kung paano umuwi sa Pilipinas during pandemic nga dahil nasa COVID-19 natin. Meron na bago sa mga procedure na ginagawa natin nung tayo ay umuwi sa Pilipinas or nagbabakasyon. So, kung ikaw ngayon nanonood ay hindi pa na ikakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Huwag mo rin kalimutan na i-hit ang bell button para ma-notify ka ng mga videos na i-upload ko palagi. And don't forget to like, to comment about yung mga question mo na hindi mo naintindihan sa video ko na to, or yung mga tanong mo pa ay sasagutin ko, basta i-comment mo lang dyan sa baba kung ano-ano yun para masagot ko rin at para matulungan din kita kung paano nga gawin ito at paano umuwi sa Pilipinas ngayong pandemic. At siya nga pala, ilalagay ko dyan sa description sa baba yung mga link na kakailanganin nyo na tukol nga sa ECIF, sa Red Cross, kung paano mag-register. At ilalagay ko rin dyan yung tungkol sa OWA Oasis, yung link nun. Then, yung Trace Up, ilalagay ko dyan sa description para mas madali na sa inyo puntahan yung mga link na yon at ano-ano mga kailangan nyo. Tapos, yun nga pala, sa video ko na to, karagdagan lang, makikita nyo dito yung step by step talaga na ginawa ko. Basta, panoodin nyo mula sa opisa hanggang matapos. Kasi hanggang matapos, makikita nyo rin yung about sa hotel, yung pinunta namin, kung ano yung mga pinapirma sa amin, kung ano yung mga pinilapan namin. Sobrang dami pinilapan, bago ka makapagpahinga, napakadami na pipilapan sa bago ka makapasok ng hotel, bago ka makalabas ng airport, ayan. Saka makikita nyo rin dyan yung mga problema dahil wala kayong SIM card. Kaya meron din nagbibenta doon pa lang sa driver na nagandit sa amin dito. Meron siyang kasama doon nagbibenta ng, ano, ng SIM card. So that is 100 pesos yung isang SIM card. Eh, mas okay na yun kasi yung iba kasi nagbibenta. Dati, nakabili ako dati 500 pesos. So yung sa driver na yun, that is 100 pesos. Yun nga guys, yung mga yung mga babalik pa ng ibang bansa at naguguluhan kung ano nga ba yung mga requirements, mga kukunin nyo at mga gagawin nyo. So gumawa na rin ako ng ano ng video nun. Ilalagay ko rin dyan sa my description. So yun na lang gawin nyo. Pindutin nyo na lang yun, panoodin nyo po kasi nandun din po yung step by step kung paano kumuha ng balik manggagawa o OEC. Okay po. Nandito na tayo sa ating kung nyo lang dito is nandito tayo sa Philippine travel guideline. So itatype nyo lang yung Philippine travel guideline sa Google. So ang lalabas dyan is eto na, yan, eto, pipindutin nyo lang to at ang lalabas dyan na ito. Ayan, pagkatapos yan, nakalagay dyan yung mga note na kailangan yung gawin, pero hindi ko na sa inyo ipapaliwanag lahat. So ito lang ang gagawin natin is yung mandatory wearing of face mask and face shield. So kailangan na talaga natin to dahil nga sa ating pandemic. Ayan. Pangalawa niyan is kailangan natin itong i-download itong Trace app. So kailangan natin yan kung nasa Pilipinas na tayo. Alright? Ayan. Pagtapos niyan, eto tayo punta dito sa arrival guide for OFW. Ayan, kung kayo mag-aaray pala sa Manila, dito kayo. Pero kung sa Cebu or Clark, dito kayo. Pero kami is sa Manila, dito pinutin nyo, arriving guide OFW. So pagkapitin niyan, is nalabas niyan ay ito, yung arrival guide for OFW. Ayan, ang nakanote lang dito is before you fly, ayan,
eto pipindutin yung una dyan, ha? Yung as early as 3 days. Dapat 3 days bago kayo mag-flight ay kailangan nyo nang mag-field up nito. Mag-register na kayo dito. At para may send sa inyo yung confirmation email sa kayong QR code na hihingi sa inyo sa airport. So pagka-pindutin nyo yan, ang lalabas naman dyan ay eto. Ayan, kailangan nyo lang fill up ang lahat to. Personal information lahat, ayan. Fill up nyo lang siya. Ayan. Lahat lang ng mga asterisk, ayan pwede nyo fill upan. Pagkatapos nyan, balik tayo dito sa arriving OFW. So, kasi meron tayong second na gagawin natin. For the land-based OFW, create and update your account sa Oasis. So, importante rin to. Punta nyo itong Oasis. Ayan. Pagka-click nyo yan, is dito kayo dediretso nyan. Ayan, Oasis. Ayan. Pagka-pindot nyo yan, pipili lang kayo kung anong language kasi nyo. Ayan, for example, pindot ko yung English. Ayan. Kapindot ko na English, ay didiretso na ako dito. So, ayan. Ayan lang yung mga importanteng mga details na kailangan sa inyo. Ayan, yung mga asterisk. Ayan, pinaka-importanteng sagutan ninyo. Ayan. Na, napakadali lang yung mga instruction to. Ayan. Pindot nyo rin itong, hindi ako, kundi kayo nakatanggap pala ng Dolly Acap, yung mga hindi nakatanggap ng 10,000 pesos na tulong ng gobyerno natin. Dati, pindot nyo lang to at fill upan nyo lahat ng kailangan fill upan. Basta ihanda nyo na yung mga requirements nyo dahil kailangan nyo siyang i-upload. Kaya kung gusto nyo makatanggap. Pero kung nakatanggap na kayo, dito na kayo. I certify. Yan, pindutin nyo na to at I am not a robot. Yan, submit application. Yan, okay na kayo. And then, pagkatapos nun, is ang gagawin nyo, dito na kayo ulit. Balik kayo sa dati. Dito sa arriving. Kasi, natapos natin yung number 2. Punta naman tayo dito sa upon check-in. Sign in the declaration and waiver form presented by the check-in agent. So, lahat to. Andiyan lahat ng information na kakailanganin ng ating bansa. Ayan. Hindi ko na sa inyo inisi-isa. Binilis ako na lang. Ayan. Pwede nyo basahin yan. Napakadali lang naman ng mga instruction na kailangan gawin. At syempre, meron ng mga Pilipino doon na pwede mag-guide or yung mga nakatalaga-talaga doon na para i-guide tayong lahat na hindi pa natin alam. Ayan. Ayan. Picture-picture muna. Pumunta ang airport. Yan, ito na yung ating seat number 27. Kaya wala akong katabi. Yan, nandiyan na sila. Nandiyan mga kasama ko. Yan, nakasakay na nga ako at wala akong katabi. Yan, wala dito yung mag-isa. Ito ko sa inyo yung labas. Yan, bali itong airlines ko is papunta pa lang doon sa aming layover. So, pupunta ko ng Ethiopia muna for about 2.5 hours nandun na kami sa Ethiopia. After 2.5 hours, so nandun na sa Ethiopia. Tapos meron na kaming pre-accommodation yung hotel na pupunta namin.
And then afternoon is layover namin dun is 17 hours kaya meron kami free hotel. Yun. Hindi natin magkita-kita. Ayan, dumating na nga tayo dito sa reception ng hotel. Ayan, andito tayo sa Tepri Hotel. Andito tayo sa reception. And then, ayan, dito nga tayo sa hotel. Tapos, nakapag-breakfast na nga tayo. Hindi ko na rin nakagulan ng, ano, ng video yung kanina, pagbaba na, pagbaba ng airport. Kasi, lahanap ko itong ano kayo. Itong aking hawakan ng camera, so hindi ko mahanap. So dito na ako, nakapag-video ulit dahil ngayon ay mag-check-in na para sa free hotel or free accommodation ng ano ng aming airport na Ethiopian Airlines. Dahil nga 17 hours kami dito maglalakad. Ayan, ngayon ulit. Ayan, so ito na yung ating room number. Pasok na tayo. Ayan, lipon natin yung ating gamit dyan. Kapagod! So, yun, nandito na tayo sa room ng pass natin. Ayan, tingnan niya yung ating pano. Ayan, meron tayo dito TV, syempre. Ayan, meron tayo dito vanity. Ayan, di ba? So, nag-isa lang tayo dito sa kwarto. So, ito yung natin. So, okay na sa pre-accommodation ng Ethiopian Airlines. Dito sa kwarto ay wala ditong aircon. Kaya okay lang naman kasi sa labas naman is malamig. So, ang problema natin yung saksakan dito is iba. Wala tayong ganito saksakan. Anyway, meron naman tayong power bank na dala. So, okay na rin to. So, mamaya nga yung ating flight ng 10:55 PM. So 8:55 PM ay susundin namin ito ng bus. Ano oras na ngayon? Is 9:05. So meron pa kami 11 hours bago pagbiyahe mamaya. So 11, so 9 hours para sundin kami dito ng ano ng bus para dalhin kami ulit sa airport. Alright. Ayan, ngayon gagawin ko is magpapenga na. Bago yan, syempre maghahapat muna tayo dahil pagod at mainit sa pakiramdam dahil galing sa labas. Ayan, gabi na dito sa Ethiopia. So, 6:30 na dito sa Ethiopia. So, napakalamig talaga dito. Ayan, kami ay mag-dinner muna. The last supper in Ethiopia. Bago kami pumunta sa aming, bago kami masundo ng aming bus mamaya ng 8:55 dahil 10:55 PM ay kami ay mag departure na papuntang Pilipinas. Sige, mamaya pakita ko sa inyo yung restaurant na kakainan namin. So, pre-meal lang naman siya. Pero kami kanina yung pre-meal, bali breakfast, yung aming lunch, pati yung ngayon nga yung aming dinner. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan, ito na. Kumakain na yung mga kasama namin. Tayo ay mag-lunch. Dinner. Ayan. Ito yung ating pagkain. Kakunti lang. Ito may pagkain. Rice, gulay, patatas. Thank you. Ayan. Ito na yung kinuha ko. Ito lang gusto ko. Marami yung sa akin. Ayan.
In taste of what? Kaya kutsara. Kasama ko. Hello po. Pauwi na kami mamaya. Yun nga guys, nandito tayo sa ano sa Etapian Airlines. So nakita tayo ng biyahe papunta Manila. So 10:55 AM meron daw ako ano, so meron pa 1 hour yung nag-intay dito. Yun. Mamaya doon tayo sa loob ng aeroplano. At mamaya rin is malalaman nila rin yung mga gagawin namin sa Pilipinas po namin. Step by step. Sige, mamaya na ulit. Sorry guys, sira ang part ng video doon sa pagpila ko sa airport. Pero no worries, pakibasa na lang step by step ang ginawa ko. Number 1, pumila kayo para sa temperature check and isubmit yung health declaration form nyo. Dahil doon mismo, meron kayo makikita at may nagsasalita doon, may mag-a-assist ng mga Philippine Coast Guard para dito. At ibigay nyo itong yellow card or yung health declaration form na na-fill upan nyo, na ibinigay ng airlines nyo, na nasakyan nyo. So, pagkatapos fill upan nun, syempre pag nasa naka-fill na kayo dun, ay ibigay sa Philippine Coast Guard na nag-a-assist ang na-fill upan nyo na yellow card. Then, after checking up your yellow card, dediretso ka na dun sa waiting area para naman sa barcoding. So, yung barcoding, dun dedicate yung isang barcode mo sa, ano mo, dun sa yung sa likod ng iyong passport. Okay? And then may matitira doon mga barcode na ibibigay mo naman doon sa swab testing. At habang naghihintay sa turn ng inyong pila ay ihanda na yung screenshot ng QR code ng ECIF. Ito po yung na-receive nyo sa inyong email address na na-provide nyo doon nga sa during na nag-register kayo doon sa Red Cross. And then after may scan ng QR code nyo ay didiretso na kayo doon sa coronavirus swab testing booth. Then after makuha na kayo ng ano ng test or makunan yung ano nyo yung sample, syempre pupunta na kayo ng baggage carousel para kunin yung mga bagahe nyo. Then pwede na kayong lumabas. So banda sa labas may makikita kayo doon sa ano sa labas noon is yung OFW sa OWA yun. So may mag-assist doon para kunin yung na-fill upan nyo rin papel na galing din doon sa airport or sa aircraft na nasakyan nyo doon sa aeroplano para kunin yung papel. At meron doon pagkain, kukuha kayo yung pagkain nyo na pinoprovide nila. And then at ano na, lalabas na kayo, nandun na naghihintay yung bus puntang quarantine hotel mo para maghintay ng result ng coronavirus test mo. Yan. Ganun lang po, padali. Pasensya na rin kayo at hindi ko na-post dito yung aking video dahil nga sira nung chinek ko na dito. Kaya wala na akong na-edit. Pupunta tayo sa service yung bus papuntang hotel. Kaya nag-wait na to sila. Yung bus natin naghihintay, kulay pula. Papuntang hotel yan. So yun, pagdating dyan sa ano, sa Reowa, binigyan kami ng pagkain dyan. Yan, pagkain namin. Yan, pasakay na ako sa bus. Nakakasin na kami. Nakakasin na kami.
Ilan na madyan? 25. Ah, 25. Kasama yung dalawang dalawang tumakas. Ah, okay na kita. Ito muna ang isang side na to, bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Ngayon, umalis na kami. Yung hotel namin is nasa Pasay lang. Tapos, dahil nga wala akong SIM card na triple cut, may SIM card ako dito pero kailangan ko kasi yung triple cut para magkasa sa phone ko na gamit mo yun. So, bilhin rin ako sana sa driver. Balis ako, yung driver, may binibenta sa lang SIM card. So, walang problema yung iba. Pwede kayo bilhin yung SIM card, yung mga wala SIM card. Kasi yung SIM card, yung number na yun, ilalagay niyo yung i-register nyo sa binibigay nilang andito. Meron silang pinapapilapan dito para ilagay yung number mo rin. Yan. Sige na po. Hanggang mamaya na ulit. So, guys, bali. Ito kami mapupunta sa Conrad. Yeah guys, dumating na kami dito sa aming hotel. So, yung hotel namin is sa Conrad. Conrad Hotel dito sa Pasay. So, malapit siya sa SM Mall location. Yan, ito yung mga kasama ko. Siya ay galing sa Qatar. Ito naman, hindi ko alam kung saan galing si Kuya. Saan galing, Kuya? Ha? Saan galing? Sa Luanda. Luanda. Ikaw kaya, saan galing? Sa Saudi. Saudi, Saudi rin. Okay. So yun, dami namin yun. So, bawat bus, nag-iisang upuan kami. Yung, yan, tapos 25 kami lahat dito. So, ngayon naghihintay lang kami ng go signal kasi meron pang ano eh, new briefing pa kami bago kami makit sa loob ng hotel. So, yun, meron naman pipila pa ng declaration dito sa hotel. So, yun ang kailangan nila dito. So, safety first tourism. So, ito yung health declaration form na pipila pa namin lahat. Kailangan sa hotel. Bali, yun nandito pala yung taga OWA. OWA officer nandito na nag-assist dito sa hotel. So, ngayon, nandito kami sa hotel for briefing. Nako, bago makapasa sa hotel, katakot-takot na mga pinipilapan. Sobrang tagal. Sobrang tagal. Kahit saan siguro tagal. Ngayon, meron ulit pipilapan doon nga sa may staff ng ano ng Conrad so dyan tsaka yung pipila pa dyan ang aking mga kasama ayan mga pila isa pa lang na-entertain ayan ayan dito na tayo tayo ay akit na ng ating hotel fourth floor tayo na assigned. Ganito lang, T-card, sir? Pa? T-card. Ito lang, ito lang. Dito tayo sa ating room. Ito tayo sa ating room 4024. Yan. Ito na yung ating fourth floor. Grabe layo ng ano ko, room ko. From 410 to 499. Ay, 4,099. Whew! Okay, buti may dumating na ano. Buti may dumating na tutulong sa akin. Ayan. Sisabi kayo natin yan. Ayan. Bago tayo makapagpenga, sobrang pagod na tayo. Ayan na kapagod talaga guys. Buti may dumating nga dito na ano. May nakita akong may dalang... Anong tawag dito? Tawali. Tawali siya nila. So yun. Medyo dumali yung buhay ko. Ito yung room ko. Ayan, pasok na tayo. Tapos muna kayo. Ayan yung ating comfort room. Ayan, siyempre waiting ko. Ito yung ating higaan. Ayan, ganda di ba? Ayos naman. Pwede na. Ayan, meron tayong television. Sige, pasok ko muna yung mga gamit ko. Oh, ayan, makaigano rin. Sa wakas, kakapagod.
So anyway, at least nandito na tayo. Makapapahinga tayo kahit sobrang tagal ng process na ginawa ko. Grabe. Yeah. Update ko yung mga. Ayos na ayos ang ating ang ating hotel. Kahit medyo matagal ay napawi naman kahit ano na maayos na higaan natin. Yung gamit ko, hindi nalagay sa cabinet. Baka rin dyan. Yan. Andito sa television yung mga security, yung mga kailangan malaman dito rin sa mga kailangan mo. Ito yung ano mo, table. Yan. Siyempre. Yan. Hindi ka dito kumain niya. So, siyempre ang iyong higaan. Yung higaan natin. Ayos. Okay na. Pinakita ko lang sa inyo yung room. So, update ko na lang kayo para doon sa update nung kung ilang araw talaga ma-update or ma-inform kami na about doon sa result ng aming PCR test. Okay? Ito na. May gotok. Tingnan natin. Baka meron tayong pagkain. Uy, may pagkain tayo. Huwag natin yung ating rasyon. Ano kaya ang ating pagkain? Kita yung pagkain. Since yung ano din, OWA din, binigyan dito yung pagkain. Pero, kaya natin natin yung pagkain ng ano, ng Conrad Hotel. Wow! What's this? Ah, parang ito ang ginataan. Tayo. Tayo at kakain na ng ating pagkain. Ay, isda. Ginatang isda. Ginatan siya. Malaki steak. Parang tilapia. Bispilay. Sa binatang siya. Sige na. Update ko na lang kayo kung ano pa yung mangyayari. Isin tayo sa atin. Aras na. Ilang. Pala yung oras natin 3:42 a.m. Yan, nagising tayo. Alasan ay tayo ng anong oras dulog gising pa doon sa Saudi. Kaya amya, matutulog. So dito sa loob, medyo malibig siya. Kaya naka andin ako. Naka ayan, nagising rin sa nagising din ako kasi tapos pagising ko may nagsabi sa akin kasabay ko sa aeroplano. Sabi daw niya yung kasabay nila sa bus ano meron daw corona raw. Corona raw. Kaya ni-inform sila nung nasa bus. So syempre may nakasama kami sa labi ng ano ng aeroplano. Hindi namin alam kung totoo yun or sinabi lang. Hindi ko alam kasi bawal lang sabihin na pati. Sana hindi kayo madamay doon. Update ko kayo ngayon kasi medyo maaga pa talaga. Kailangan ang breakfast dito is 9:30. Ano ko lagi ito? 7. Ah, breakfast. 7 a.m. to 9 a.m. Yung breakfast dito. Ayan guys, nagising na tayo na maga nga 3:42 a.m. Nagising tayo dahil nga sa Saudi ganong oras is gising pa tayo. So parang nagkaroon tayo ng jet lag nangyari nun. So ngayon papakita ko sa inyo at itutur ko kayo dito sa loob ng kwarto. Ayan.
nangyari niyan. Yan kahit ito. Yan, sleeper. Ito provided din na ano, ng hotel. Yan. Pasok nyo dito yung kwarto natin. Pagpasok nyo po ng pintuan, meron dito evacuation plan. Ito yung unang tilingan po natin kasi nga in case of emergency, alam natin at alamin nyo yung exit, syempre. So ito yung ano natin, yung ating wardrobe or built-in cabinet na pwede mo ilagay nga dito yung mga gamit mo. Yan. Yan ang gamit mo. Yan. Nakalagay dyan. So hindi din yung, ito yung pinaglagay ng chairs po, okay? Yan. And then, ito yung waiting area mo. So, meron dito tayong isang built-in cabinet dito na malaki. So, dito naman, nandito rin yung kasama ng, meron dito yung safety box naman. So, andito yung flashlight in case of run out naman. So, meron tayong emergency flashlight dyan. Then, yan, malaki yung andito. Malaki yung salamin. Salamin yan. Ito yung ating restroom. So, yung restroom natin ay dalawa na hati siya. Isang toilet, tapos nandito yung shower. So, ito naman yung ating washroom, wash area. And then, ito yung toilet natin. And the shower mo, may telephone dyan, in case. So, dito sa washroom naman, nakalagay ko dito yung water nila. Yan. So, ito, kasama dito yung mga sabon, so mapapagilangos ka. Dito yung dental kit, yung mga toothbrush, syempre. So, ito, natanggal ko doon sa ano kanina eh. Nasa roof ko ng shower room, shampoo, conditioner, yung bath gel, ayan, kasama yun dito. Dito yung mga towels na kailangan mo, nakalagay na dyan. So, ito yung ating shower room. Ayan, shower room yan. Tapos, yan yung, ayan, mayroon tayong weight scale dito, tapos yung magtimbang. Ayan, dito yung mga cabinet. So, wala naman naman siguro, wala naman yun siyempre. Ayan, talagay ko na kayo dito. Ito yung ating lagyan nito ng ating yan, yung ating water heater. Then dito sa kabila ay parang dito yung mini refrigerator natin. So yan. Yan, wala laman yan. Bale, ito yung pagkain natin sa OWA na binigay kanina. May kasamang tubig din. Ito ay wine na galing nga sa aeroplano na binigay rin yan. Hindi yung binigay yan ni kanina. So ito, meron tayong mga wine glasses kung gusto nyo gamitin. Okay naman siyang gamitin, syempre. Yan, salin natin. Study area. Nandito yung table. So, makikita mo dito, pagpasok pa lang, makikita mo yung pinrenovate nila na, ano, na alcohol. Syempre, meron ito yung face mask. Yung mga gamitin mo. So, ito yung card ko. Yan, telepon natin in case of kung kailangan ng tulong. Yan. Yan, ligay ko yung ibang gamit ko dito. So, ito, pwede, dyan, pwede kumain dyan. So, yan, medyo magulo yung aking kwarto kasi pagod. Yan, pakita ko sa inyo sa labas. So, tingnan natin pala dito yung mga andito. Yung mga kailangan pindutin. Yan, nandito nakalagay sa gilid sa type tabi ng bed mo yung ito yung master bed. Yung ilaw natin, syempre. Tingnan natin yung labas. Pakita ko sa inyo yung curtain. Pwede kasi buksan. So, tayo. Dito yung pindutin para sa pintana. Ayan. Ayan, watch out. So, ayan, meron siya mga open dito. Ayan, bukas na yung ating ayan. Ayan, natin buksan masyado kasi kita dito. Ayan, pakita sa inyo. Medyo ano na. Ang labas ng hotel. Medyo madilim pa kasi kaya ganyan. So, magsana ko pa kung araw na. Maga tayo nagising dahil gantong oras kasi is gising tayo doon sa Saudi. Kaya at least na-tour ko kayo dito sa loob ng kwarto. Alright. Yan, napakita ko sa inyo. Tapos, in case of emergency naman, meron tayo dito, like, yung mga sakuna, di ba? Yan, pero meron dito ilalim. Pwede kayo magtawag dito kung kasya kayo. Joke lang, please. Joke lang yung siyempre. Kasya kung ikaw, kakasya ka ba dyan? So, yan, natawag ko na dito sa aking kwarto. Yan,
Thank you at maganda yung hotel na napunta namin. Ayun, bali ito, may papakita pa ako sa inyo. So yun, pagbukas mo pa lang yan, makikita mo ay meron tayo dito, yan, good morning, Mr. Latino. So, yan na siya. So, yan, pwede mong iscan yung senior phone para sa control ng TV. Yan, andito yung mga, syempre, meron naman tayong remote control. Andyan yung mga option, kung anong gusto mo, kikita mo. Sabi nila dito sa atin. Welcome to Inspire, stay at Conrad Manandala. We look forward to making your stay a relaxing and enjoyable one. We are a smoke-free hotel. 10,000 pesos cleaning fee will be billed to your account should smoking occur during your stay. So, yun nga, so yun yan, hindi tayo pwede. Ano, smoke-free sila, hindi pwede manigarilyo. Pag nanigarilyo ka at naglinis sila, magbabayad ka ng 10,000 pesos. So, sayang ang 10,000 pesos. Sayang ang 10,000 pesos, di ba? So, yun, wag nalang manigarilyo yung mga nanigarilyo dyan. Yan, ayun na lang muna yung isi-share ko sa inyo. Kasi talagang mahaba na yung ating ano, mahaba na yung video. So, sinare ko lang talaga lahat ng kailangan i-share kung ano yung mga mangyayari pag kayo ay nasa Pilipinas na at yung mga ano nga, kailangan yung fill up na talaga, sobrang dami. Yun talaga, dumating kami na ano, nag-arrive kami dito sa Pilipinas ng 3 PM. So, nangyari nun, ano na, magnanayin na bago kami nakapasok ng hotel dahil ang dami talaga pinipila pa. Oo, grabe. Sige na, update ko nila kayo ulit. At pala ano ha, para dun sa mga ano nyo, sa mga tabi to, yung result ng inyong PCR, pwede kayo mag-check dun sa email address na pre-provide nyo nung kayo nag-register dun sa ECIF dun sa Red Cross. Dun kayo mag-check at makikita nyo yun dun yung result. At kung may babaguhin pala kayo na number, pwedeng baguhin yung info doon, doon lang sa email address na yun. Okay? Mayan ulit. Ayan. Meron na doorbell. Ibig sabihin, meron tayong pagkain. Punta lang sana sa katuan. Ayan. Tanan natin. Bata pagkain yun kasi sila yung nag-bell. Oops. Yeah, hindi na nakalagay ng pagkain natin. Ayan. Ayan. Tayo sa ating table. Okay, tingnan natin yung pagkain. So, yung food natin, morning, first day in the morning. So, ayan, first day natin. So, mayroon tayo dito ng longganisa. Tatlong longganisa, dalawang kain natin sa itlog. Pre, kakain na tayo. Okay, nakakain mo na ba? Ayan. Tapos tayo kumain at nabusog tayo sa pagkain bigyan nila. At happy naman din kasi yung binibigyan nilang pagkain is 2 rice na siya, tapos yung ulam tama-tama naman dun, tama-tama din naman dun sa rice na pinaprovide nila. Ayan. Tingnan natin kung ano pagkain mamaya at hangat yan. Masa i-set ko sa inyo lahat kung ano yung mga pagkain. Ayan guys, nandito na naman ako dahil meron naman tayong bell. Ibig sabihin, meron tayong lunch. Tingnan natin kung ano yan. Tingnan natin ano ang pagkain. Kaya food natin. Our food. Oops. Oh. Here are food. Thank you. Oops. Natin wala. Sarado natin ito natin. Tingnan natin. Tayo may food na naman. Puro kain tayo. Pero yung tulog ko, sobrang kapit yung tulog ko. At yan. Ito na yung pagkain nila. Ayan. Lunch natin ay... ginataan na gulay. Ano ko? Sa sitaw tapos may kalabasa. Tapos ano to? Tapos ano to?
tanda, di ko alam ito. Hipon, oh, seafood, yeah, seafood siya. Saka dalawang rice ulit. Yan, okay na yung pagkain. Kain ako. Yan, ito yung ating dinner. So, na-late na pa rin ang gising kasi tulog tayo late na rin. Yan, tingnan rin kung ano yung uri natin. Ito. This is nilaga or mga nilaga. So, ang kain ulit. Tapos, meron tayo. Ah, no. Sinigang kasi yung gulay niya is nandito. Yan. Sinigang po yung ating ulam ngayon. Dinner. Hindi na ako ng video dahil... Ayan nga guys, bali nakatapos na nga tayo ng dinner. Kinain natin dinner na malamig na kasi late na nga tayo gumising. At late na rin tayo tulog kayo na sabi ko kanina. So, ito na nga pala yung video na huli na nandito ako sa hotel. Dahil after ko kumain, nag-check na ako ng email ko. And negative tayo. Negative at pwede tayo mag-bukas. Ayan. Then tumawag na rin ako dito sa ano sa officer na ano ng OWA na nandito rin naka-assign sa hotel ng Conrad na meron akong result na negative. At sabi niya is by tomorrow na lang kasi gabi na, it's late na, hindi na pwede. So bukas, pag tumawag ako at pag gising ko, syempre mag-ano muna ako, hindi ako mamadali, mag-ano muna ako. Kakain muna ako ng aking breakfast bago ako umalis. Pero ngayon is as kasi ko na lahat ng mga dadalhin ko, papakurali yung mga ginamit ko ngayon sa hotel. And then, uwi na. So, yung pinakalas na video ko is yung eto na, pag hindi na yung bukas kasi pawid naman yun. At sobrang haba na kasi ng video natin. At yung mga nakaabot sa video ko na to, ay maraming maraming salamat sa panonood. At yung mga sinabi ko nga, yung mga question mo about sa pag-uwi mo sa bansa, sa Pilipinas, yung mga step by step na pwede mong gawin ay makikita mo dyan sa description sa baba. Pindutin mo lang yung ano, arrow down. Ayan, makikita mo na yung description. Nandiyan yung mga link na pwede mong pindutin mula sa ECIF and yung Oasis, then yung Trace Up. Yun, lahat ng link nun ilalagay ko dyan para hindi ka na mahirapan sa pag-fill up. And then, ano pa ba yung sabihin ko sa inyo? Yan, maraming maraming salamat ulit sa panonood nyo and have a great day and God bless everyone. Then keep safe sa inyo, nandiyan pa sa ibang bansa. And welcome back to Philippines sa inyo pag-uwi. Kaya may tuwag na sa akin, siguro yung ako sa Rizal. And pala, yung link din ng video na ginawa ko, yung step by step din kung paano kumuha ng balik manggagawa or OEC na kakailangan natin kung kayo ay babalik pa sa ibang bansa o dyan sa pinagtatrabuhan yung bansa. So, nandyan din sa baba yung link. Lalagay ko na rin, pwede nyo panoodin step by step. Siya nga pala guys, yung pag-uwi nyo pala kinabukasan or after nung result nyo na negative ay pwede kayo magpa-attend dun sa terminal. So, dalawa kasi option. Kung gusto nyo pasundo, pwede kayo shootin dito sa hotel na kung saan kayo naka-assign. Pwede kayo magpa-attend dun sa terminal kung saan kayo pauwi. Kung kayo naman ay nasa, nasa Visayas in Mindanao, ihatid naman kayo dun sa airport para naman dun sa free transport din para doon sa aeroplano na gagamitin nyo. So, kami dito, so, tinanong ko kung ihatid doon sa pinaka-location ko. Sabi daw, hindi na raw ihatid. Doon lang daw sa location kung saan meron yung mga biyahe. So, I decided na mag-an na lang. Gumamit na lang ng Grab since wala namang ibang nandito. Dati kasi may Uber. Sabi daw kasi wala ng Uber. So, I use Grab. So, yun, check na ako magkano yung pamasahe. And unfortunately, yan, wala tayong peso. Dahil yung pera natin ay nasa bangko, kailangan natin sa bangko yung process yun para ma-withdraw natin dahil wala sa akin yung ATM ko. For some reason. Ayan. Again and again. Thank you so much sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muling vlog ko.
Paalam. So, yung mga vlog ko is tungkol nga sa ano, sa cooking, sa pagluluto ko, sa interesting facts. Then, meron din tayo mga latest news katulad nito para sa mga impormasyon na mahalaga na kakailanganin nyo rin. Ayan. Paalam sa inyo. Hanggang sa muli.